Featuring the songs of Ebby Denzel, Great and Saint Raphael presents Dapit Hapon. Sa sala ng multing bahay nila ay nag-uusap sina Sandra at Rafael. Ito nang gabing di malilimutan. Dahan-dahan tayong nagtinginan. Parang hati ng gabi, para bang wala tayong katabi, at tayo'y sumayaw na parang di na tayo bibitaw. Bibitaw. Wow, 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 wow. Nalalasing sa iyong tingin, di malaman-laman ang gagawin. Habang lumalalim ang gabi ay lumalapit ang ating mga labi. Ito nang gabing di malilimutan. Tayo'y naglakad dahan-dahan, parang atin ang gabi, para bang wala tayong katabi, at tayo'y sumayaw na parang di na tayo bibitaw, bibitaw, bibitaw. Napakaswerte ko sa'yo. Sus, bakit naman? Dahil ikaw ang aking naging nobyo. Ako ang ginusto mo at ako ang kasama mo ngayon. Di hamak naman na maswerte ako. Paano mo naman nasabi? Dahil ang alam ko lang ay mahal kita. At maswerte ako dahil mahal mo rin ako. Kahit pa alam mong hindi kita kayang bigyan ng maraming buhay, ang kaya ko lamang ihandog sa'yo ay tumbo silak at dalisay na pag-ibig sa'yo. Nagdrama ka na naman. Tayong dalawa ang magpapatunay na kailanman hindi hadlang ang katayuan sa buhay kapag nagmamahal. O siya, basta pangako sa'yo. Hindi lang puro tuyo ang kakainin natin. Kuminsan, hotdog din. Parsyal. Puro ka naman kalokohan. Lagi mo naman akong binubusog sa pagmamahal mo, ah. Pero, sige, gusto ko yung hotdog mo. Patapos mag-usap ni Sandra at Rafael, ay pumunta siya sa tindahan ni Aling Bebang. Nakatambay din doon si Ana habang kumakain ng chichiria. Pabili po. Ano yun? Tuyo po. Nang biglang may darating na magandang lalaki na si Javier Montealegre, na matagal nang nanliligaw sa kanya na may dalang bulaklak at pagkain. Napakagwapong binata! At mukhang napakalaki ng pagmamahal sa'yo! Para sa'yo. Javier? Ikaw ba talaga yan? Oo, ako nga. At hindi man lang kumupas ang iyong ganda sa paglipas ng panahon. Ha? Salamat. Ngunit hindi ko matatanggap ang mga regalong to. Pero, binili ko ito para sa'yo. Tanggapin mo na kasi. Kung di mo tatanggapin, mapapaya si Javier. Oo nga, nang hindi puro tuyo na lamang yung kinakain sa araw-araw. Walang nagawa ang dalaga, kaya tinanggap na lamang niya ang mga ibinibigay sa kanya ng mayaman. Salamat ulit. Basta ikaw. Masyadong natuwa si Javier, kahit hindi napigilan ang paghawak sa kamay ni Sandra na siyang ikinagulat ng dalaga. At agad din naman itong inalis ni Sandra. Pansamantalang titigil ang aking mundo para sa'yo. Handang iwanan ang buhay naking nakasanayan para sa'yo. Dahil kailangan, kailangan.
kita. Ang kadilim ay lumiwanag sa iyong bawat galaw, ako'y sumasabay. Ngunit hanggang kailan kita mahihintay? Nang makauwi na sa kanilang bahay, bitbit ang mga regalo. Makikita ito ni Rafael na siyang pagmumula ng kanilang away. Saan galing ang mga yan? Wala lang. Mula sa kaibigan. Kung wala, ba't hindi mo sabihin? Kay Javier. Javier? Javier Montealegre? Yung mayaman na matagal na nagkakagusto sa'yo? Porkit ba hindi kita nabibili ng mga ganyan? Aba, hindi naman ata tama yan. Hindi naman sa ganun. Pero, siya kasi yung nagpumilit. Kaya, tinanggap ko na rin. Ganun ka na ba, katanga? Hindi mo man lamang naisip ang mararamdaman ko? Hindi naman, pero... Huwag ka na magdahilan! Tinanggap mo na nga eh! Ewan ko sa'yo! Napakamalisoso mo! Para kasalanan ko pa ha! Masyado yung inaabuso ang kainahan ko! Nang dahil dito, lumabas si Rafael ng kanilang bahay, bit-bit ang mga regalo, at mababakas sa kanya ang galit. Oh! Saan ka pupunta? Rafael! Si Rafael ay nagtatangkang puntahan si Javier. At sakto namang nasa tindahan pa din ni Aling Bebang ang magkaibigang Javier at Basti kasama ng mga tambay. Nang makita sila ni Rafael, ay hindi na siya nagdalawang isip na lumapit para ibalik ang mga regalo. Ay na mga regalo mo. Di niya kailangan ng mga ganyan. Tinignan lamang ni Javier ang mga regalo at umaktong parang walang nangyari. Marahil mayaman ka nga, ngunit wala kang respeto. Kinausap pa kita, kaya huwag mo akong tinatalikuran. Ano bang problema mo? Ikaw yung problema ko. Yung pagbigay-bigay mo ng regalo sa nobya ko. Hayaan mo na yan. Sino ba para mangilam? At agad namang gumanti si Javier. Dahil sa matinding tensyon, sila ay inawat din agad ng mga tambay. Bitawan niyo ako! Hindi pa tayo tapos. Matapos ang mangyari sa tindahan, ay umuwi na ng bahay si Rafael. At pagpasok ng pinto, ay parang walang nangyari. Ngunit, nagtataka si Sandra kung bakit puro galos ito. Kaya naman, kanya itong gagamutin. Ano nangyari sa'yo? Bakit nagkaganyan ka? Sinabi ko naman kasi sa'yo, iwasan mo ang pakikipagbasag ulo, hindi ba? Mali bang ipaglaban ko ang nararamdaman para sa'yo? Nag-aalala ako. Dahil baka hanapin mo yung mga bagay na hindi ko kaya ibigay sa'yo. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, natanggap kita kahit ano ka pa. At handa akong tanggapin kung hanggang saan lang ang kaya mong ibigay. Kung gayon, mangako ka na hindi mo na ulit kakausapin yung maniligaw mong hambog. At tatanggap ng kahit anong regalo mula sa kanya. Intindihan mo ako? Kung ayun naman ang ikatatahimik ng buhay natin, bakit hindi? Diba? Sa pagkumpas ng iyong kamay, aking landas ginagabay. Nag-iisang tiyak sa 1,000 duda, silo sa iyak at pagluluksa, kung puso ko ay imamapa, ikaw ang dulo, gitna at simula, nahanap din kita. Nahanap din kita. Ha?
habang si Javier at Bastin naman ay nagtungo sa isang bar upang mag-usap. Iniisip pa rin nila ang nangyari. Mababakas pa rin ang galit kay Javier. Hindi ako makapapayag. Napahiya ako. Pinahiya ako ng isang hampas lupa lang. So, anong plano mo? Habawian ko siya. Kung kinikailangan, gamitin ko ang mga connection ko, kagawin ko. Makabawi lang. Kahit ano pa yan, tutulungan kita. Kung gusto mo, diin natin siya. Nang sa gayon, mapasayo na ng tuluyan si Sandra. At may alam akong paraan. Hanggat maaari, iiwas sa dahas. Ngunit kung kailangan, buhay niya may kabayaran. Para makita kang malaya at umibig ng payapa. Mabuhay sa mundong ito, ligtas sa takot at gulo. Ang makita kang malaya, ang nag-iisang panata. Yayakapin, mamahalin kita, hanggang wala ng bukas. At doon, nagtinginan sila na parang may binabalak naman. Kinabukasan ay nagtungo si Javier kay Ana upang hingin ang tulong nito para sa kanyang mga plano. Ana! Kausapin mo na ako! Kailangan ko talaga ng tulong mo! Alam mo, ikaw, lagi mo na ako dinadawit sa mga gulo mo. Bakit? Nagbago na ba isip mo? Ayaw mo na kay Rafael? O baka naman naaawa ka na sa kaibigan mo na ewan ko kung kaibigan mo ba talaga? Javier, tigilan mo ko. Alam nating dalawa kung gaano ko kamahal sa Rafael. At ganun ka din kay Sandra. Ang ikinakatakot ko lamang, baka magkamali tayo ng kilos. Ngayon ka ba naduduwag? Nasimulan na natin. Ang gusto ko, makuha ko si Sandra at makuha mo na rin si Rafael. Ano bang pinaplano mo? Sinabi ni Basti na tutulungan niya rin ako. Kung kinikailangan mong mag-apoy ang kasamaan, handa akong itaya ang lahat, mapasakin lang si Sandra. Anong gagawin ko? Gusto ko nang mapasakin si Rafael. Napakatagal ko nang pinapangarap na mapasakin siya. Kailangan ko lang na isang araw para pag nagsimula na ang palabas, ay wala na siyang nalalaman at di siya mapapahamak. Javier, siguraduhin mo lang sa larong sinisimulan mo ay hindi ako matatalo. Hawak ko lang naman yung babaeng pinakamamahal mo. Magbubunga na ang pakikipagkasundo ni Ana kay Javier. Ngunit hindi nito alam ang tunay na mangyayari sa kanyang pinakamamahal at kung ano ba talaga ang kahihinatnan ng pagtulong niya sa mga ito. Saan niyo ba ako dadalhin? Teka lang naman ho sir! Wala naman po akong ginagawang masama. Bakit niya po ako inuhuli? Huwag ka na nga magmangamangan pa. Alam na namin na sangkot ka sa mga illegal na transaksyon dito sa lugar niyo. Wala po akong kinalaman doon. At hindi ko rin po alam mga pinaparatang niyo sa akin. Huwag ka nga maingay. Naririnda ako sa iyo. Nagpupumiglas si Rafael. Dahil alam naman niyang wala siyang ginagawang masama para gawin sa kanya ang mga ito. Kapag hindi ka talaga tumigil, pati isang kaso namin sa wagpatay ay sa'yo na rin namin ididiin. yun bang napatay? Wala pang sospek. Pinipilit pa rin ang binata na magpumiglas at kumawala sa mga pulis. Ngunit, nagalit sila kaya sinaktan nila ang walang kamalay-malay na binata. Sinabi nang huwag kang makulit! Habang ang walang kaalam-alam na si Sandra ay sumama mamasyal kay Ana sa bayan. At nang matapos sila mamasyal, ay agad naman silang umuwi. Napakasayang araw nito para sa akin, Ana. Salamat at sinama mo ako sa bayan, ha? Ako, wala yun. Sa susunod, pag nagkaroon ka ng pera, dadalhin kita sa bilihan ng mga alahas. Talaga?
Gusto ko yun. Kaso, napaka-imposible na magkaroon ako ng malaking pera para makabili ng mga ganun para sa aking sarili. Sinabi ko naman sa'yo na sakyan mo lang yung gusto ni Javier para sa'yo. Hindi naman malaman ni Rafael yun eh. At isa pa, kayang-kayang bilhin. Gawin ni Javier lahat para sa'yo. Huwag mo nang banggitin ang pangalan na yon dahil siya ang madalas na pinagmumulan ng away namin ni Rafael. Ngunit, nasa nga ba si Rafael? Oo nga, ba't wala siya? Ana, hindi ko rin batid kung asan siya eh. Di man na po kailangang hanapin pa. Pikit ka lang sinta. Ako ay nariyan. Agad nagtungo si Ana na puno ng pagdududa sa bahay ni Javier. Kinausap ni Ana si Javier at baka sa kanyang mukha ang kaba. Javier. O Ana, nakabalik ka na pala? At bakit hingal na hingal ka naman? Naggaling ako sa bahay ni Lisandra upang ihatid siya. Hinahanap at nag-aalala siya kay Rafael. At talaga namang mahal na mahal niya yun? Nasaan si Rafael? Magsalita ka. Hawak na ng mga pulis. Ano? Paano? Pasensya ka na, Ana. Hindi ko nga pala nasabi sa'yo ang palabas. Ano? Anong palabas? Nagbenta kami kanina ni Basti. Habang nasa bayan pa kayo ni Sandra. Sinabi namin ang mangyayari at kapag nagkahulihan, sasabihin niyang si Rafael ang nagbenta sa kanya. Kaya, ayun. Pero hindi ito yung napag-usapan natin, hindi ba? Maayos ang pag-uusap natin na magpasakin si Rafael. Paano pag nalaman to ng mga tao? Ni Sandra? Pwede mo pa rin namang gustuhin yung hampas lupang yun eh. Nasa kulungan niya lang. Lingid sa kanilang kaalaman, ay naandoon pala ang dalagang si Sandra na naririnig ang lahat ng kanilang pinag-usapan. Napakawalang hiya mo! Nasaan si Rafael? At ikaw, Ana? Tinuring kitang kaibigan? Isa ka palang traidor? Mga hayop kayo! Mga hayop kayo! Ilabas niyo si Rafael! Ilabas niyo si Rafael! Habang patuloy ang kanilang pagtatalo, wala pa rin kaalam-alam ang kasintahan ni Rafael kung ano na nga ba ang nangyayari sa kanya. Hindi! Ba't tinabi ko sa'yo huwag kang magulo? Boss, hindi na po ako nalaban! Hindi! Para naman magtanda ka! Tartado eh! Napilitan ng lumaban si Rafael nang hindi na niya nakayanan ang mga ginagawa sa kanya. Sinuntok niya ang isang pulis at doon siya nagkaroon ng pagkakataon upang makatakas. Paika-ika siyang naglakad papalayo habang iniinda pa rin ang sakit. At unti-unting bumagsak ang nanghihinang katawan ni Rafael.
Lapitan na ng mga pulis ang katawan ni Rafael upang tignan kung ito'y humihinga pa. Bakit mo kasi binaril? Eh paano kung makatakas pa yan? Ha? Hindi mas mayayari tayo. Tiyak na kukipestahan tayo ng media. Oo na, sige na. Iligay mo na yan dyan. Habang nagtatalo, ay may nilabas ang isang pulis na isang pakete ng ipinagbabawal na gamot at madaming pera. Itawagin natin ito kay Hepe. At sabihin na ng laban siya, kaya natin napilitang patayin. Ikaw bahala. Anong nangyari dito? May nagtipo sa amin, sir. Nasangkot po ito sa mga illegal na transaksyon dito sa kanilang lugar. May narecover din po kami mga ebidensya. Bakit ninyo pinatay? Lanlaban po kasi eh. Sa katunayan, sinuntok po si Uribe. Pero ayos naman na siya, hindi ba? Yes, sir. Darating si Sandra na nagtataka kung bakit sila nagkakagulo. At tila ba siya rin ay naguguluhan. Anong meron dun? Hindi ko rin po alam eh. Ano pong meron dun? Bakit ang daming tao? Ah, yun ba? May napatay. Sangkot to sa ilegal na transaksyon dito sa atin. Nanlaban daw eh, kaya pinatay. Tila nanlamig ang buong katawan ng dalaga habang papalapit sa bangkay. Rafael! Hindi ito maaari. Hindi maaari. Hindi pwede. Rafael! Rafael, gumising ka! Ay ko, huwag mo kong iwan. Lumaban ka. Lalaban tayong dalawa. Hindi maaari. Rafael! Sa loob ng bahay ni na Sandra at Rafael ay bakas pa din ang sakit kay Sandra. Hindi niya lubusang matanggap ang mga nangyari. Siya sa mga illegal na transaksyon. Dapat kahit pa paano binigyan ng aksyon. Ang sabi nila nagbebenta daw ng illegal na droga. Pero alam ko ang katotohanan. Alam ko ang totoo. Sabi rin nila, nanlaban kaya pinatay. Porkit ba mahirap kami, gagalitin nyo na kami?
Handa kayong pumatay ng mga inosente para sa sarili niyong kapakanan? Para masabing matagumpay ang ginagawa ninyo? Pero ang totoo, kaming mahihirap ang naiipit. Kapag mahirap ka, patay ka. Paano naman yung mga nasa taas na nakakaangat? Total, ang hustisya dito sa atin ay para lamang sa mayayaman. Huwag na rin tayong lumaban. Kung di rin ito makakasama, marapat na lang siguro na sumunod ako sa'yo. Hindi kinaya ng dalaga na nawala ng ganun-ganun lang ang kanyang pinakamamahal. Kaya't inisip niyang kung hindi niya lang din naman makakasama, bakit hindi na lang siya sumunod dito? Ang kanilang pag-iibigan ay biktima na mapang-abuso at mapang-maliit na lipunan. Aanhin nga ba ang pag-ibig kung sa dapit hapon ay wala na siya?